nagsagawa ng road clearing sa barangay Dimampudso dito sa bayan ng Maria Aurora, Aurora Province. Pinungusan at pinutol ang mga sangang mga tuyo na nalalaglag at maaaring magbigay ng disgrasya sa mga tao o mga motoristang dumadaan. Samantalang ipinatigil muna ang pagdaan ng mga sasakyan sa junction ng Dimampudso going to Dipakulaw at going to Baler upang mabigyang daan ang pagpuputol sa mga sanga ng mga nasabing puno gamit ang mga tauhan at ang truck ng isang pribadong kumpanya na isa katuparan ang paglilinis sa mga kakalsadahan ng nasabing barangay. Ang mga sanga ng mga puno ay laging kasampay na rin sa mga high tension wires ng mga kuryente at kailangan na rin itong maalis sa pagkakadikit. Kap, ano pong ginagawa ngayon natin dito sa barangay? Road clearing ano, sa ating mga puno kasi sobrang taas na at saka may mga tuyo na sanga baka maka-aksidente sa tao. Okay. Bali pang 3 days na yan. 3 days na sila. Ginawa ito dito sa may harap ng Dimampudso Elementary School kung saan narito ang mga malalaking puno na ang mga sanga ay laging natutuyo at kalimita ay bumabagsak sa mga kalsada. Pinangangambahan na maaari itong makadisgrasya sa mga taong dumaraan o mga motorista. Marami ang nagsasabi na kung bakit kailangan putulin ang mga puno ito ngunit para sa kagandahan at ikaalwan o ikaliligtas ng mga mamamayan at sa pamumuno ng mga barangay officials at ng mga kagawad ng isang kumpanya ng kuryente dito sa lalawigan ng Aurora. Buti ito ng mga kinuukulan na linisin o magkaroon ng road clearing. Tulungan nilang ayusin o putulin ang mga sanga ng mga nasabing mga puno. Gumamit din sila ng mga lagari, itak at saka chainsaw upang mas mapadali ang pagpuputol ng mga sanga ng mga puno. Nagkaroon ng pagmamando sa mga lusutan ng mga sasakyan upang hindi sila malito kung saan sila dadaan. Auditor, ganun din may mga taong nakatalaga na siyang nagmamando ng trapiko. Hindi naman ganong nahirapan ang mga mamamayan at mga motorista ng mga dumadaan sa nasabing lansangan dahil sa ginagawang pag-road clearing. Natuwa naman ang ilan dahil naging malinis at maliwanag ang kanilang lansangan at naiiwasan na yung pagbagsak at maiiwasan na ang pagkalat ng mga sangang natutuyo na bumabagsak sa kanilang mga kalsada. Matagal na panahon na rin ang lumipas at hindi ito nalilinis o hindi nagkakaroon ng road clearing o pagpuputol ng mga tuyong mga sanga sa itaas ng mga puno na labis na pinangangambahan ng ilan at ngayon nga nangyari na ito. Kaya't kung makikita natin sa mga lansangan sa iba't ibang barangay ay nilinis na dito sa bayan ng Maria Aurora ang mga lansangan pati ang mga puno ay pinagpuputol nila ang mga sanga sa bandang itaas na halos wala ng mga sanga. Layunin nga nito na maging ligtas ang mga motorista at mga mamamayan at maging malinis ang mga kakalsadahan at maging maaliwalas at maganda. Isa pang dahilan kung bakit pinuputol ang mga sanga ng mga puno ay palagi na rin ito ginagawa ng mga electric company upang hindi ito sumampay sa mga kawad ng kuryente nila. Dahil palagi nilang ipinaalala na ang pagsampay ng mga sanga ng puno ay mapanganib at ito ay maaaring lalo na't kung basa, maaaring makuryente ang tao na hahawak sa puno. Kaya't kailangan ang mga sanga ng puno na nakadikit sa mga kawad ng kuryente ay tinatanggal at pinuputol upang hindi makakuryente kung umuulan. Mayroon na rin mga pangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ganun din dito sa bayan ng Maria Aurora na mga nakuryente.
at meron ding ilan nang namatay sa pagkakakuryente sa kanilang paghawak sa puno na basa, at ito ay nakadikit ang mga sanga nito sa kuryente na high voltage o libu-libong boltahe ang kuryenteng pumapasok, kung kaya't ito ay delikado at talagang nakakamatay. At isa pa, hindi masisira nito ang mga kawad ng kuryente na maaring ikasira o ikaputol ng daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. Isa pa, yung mga kuryente na nasa mga kawad ay napupunta doon sa mga puno na nagiging system lost o pagkasayang ng kuryente na lumalabas. Kaya't kuminsan nagpa-fluctuate ang daloy ng kuryente sa loob ng bahay. Minsay humihina, minsay lumalakas dahil tumatama ito sa mga sanga, lalo't kapag hinahampas ng hangin. At yun din ang nagiging dahilan na nagiging alerto ang mga kagawad o kawani ng mga electric company sa iba't ibang lalawigan. At hindi lamang ito ginagawa dito sa barangay Dimampudso, kundi sa iba pang mga barangay tulad ng barangay Florida. Kung nais ninyo mag-relax, mag-unwind, magsaya, magtampisaw sa lamig ng tubig o maligo kasama ng inyong pamilya o mga barkada o ano pa mang okasyong nais ninyong ipagdiwang ng magkakasama, puntahan ang Bananas Resort na nasa Puruksais, Sitio San Andres, Barangay Florida, sa bayan ng Maria Aurora, Aurora Province. Ito ay pangmasa dahil mura lang ang singil, 20 pesos ang entrance sa mga bata, 30 pesos naman para sa matanda. At mayroon pang catering services. Madali lamang silang kausap at mayroon ding mga maasikasong empleyado. May swimming pool na pang bata at mas bata at may pang matanda. May mga cottages, maayos na comfort rooms, convention hall at malawak na parking area. Makakarenta rin ng videoke. Kaya maaari na kayong magpa-reserve sa inyong mga iba't ibang okasyon tulad ng birthday, anniversary, binyag, kasal, seminars at iba pang mga okasyon. At kung pag-uusapan ang mainam na pagdadausan ng mga selebrasyon, dito na tayo sa Bananas Resort. Pag-aari pinamamahalaan ni Maricel Bambico Abocar na may cellphone number 0939-825-2786. Kung pagkaing panghanda sa mahalagang okasyon o simpleng okasyon ang hanap mo, nariyang lagi ang Lord Lechon Manok at Liempo. Sila'y mahigit 20 dekada nang sa ati nagseserbisyo, kaya't subok na at una na rin sa Aurora. Maliban sa lechong manok, may liempo, sisig at inihaw na bangus. At sa lasa at sarap, tiyak na mapapagana ka sa iyong pagkain dahil nanunuot ang lasa nito sa kaloob-looban. Pilit pinapantayan, ngunit una pa rin sa sarap ang Lord Lechon Manok. Kaya't sila ay binabalik-balikan. Sila'y matatagpuan sa kahabaan ng Quezon Highway, Barangay Suklayin, Baler Aurora, sa harap ng dating Asia Pacific International Systems College o Harvard Institute of Technology. Sarsa pa lang, ulam na. Pag-aari't pinamamahalaan ni Glenda Harabata. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso ko reporting.